Welcome to Donmar TV News Channel. Kasunod nga ng campaign kickoff sa kanyang baluarte sa Bicol Region, dito naman sa Batangas, manunuyo si presidential candidate Vice President Lenny Robredo kasama ang kanyang running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan sa ikatlong araw ng campaign period. Launang pinuntahan ng tambalang Lenny Kiko ang Padre Garcia Town dito sa Batangas. Dito sinalubong ang dalawa ng musika at mga kulay rosas na bandila mula sa mga volunteer ng Lenny Kiko Tandem sa ika-apat na distrito ng Batangas. Kasama ni Robredo si Quezon City 6th District Representative Kit Belmonte habang nagpahayag ng suporta sa tambalan ang ilang local officials. Sa mismong venue, may mga pulis na nakatalaga sa loob ng multipurpose hall upang magpaalala sa mga supporter na sumunod sa physical distancing. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Robredo sa inisyatibo ng kanilang mga volunteer. Muli rin itong nanawagan sa kanyang mga taga-suporta na busisiin ang track record ng mga kandidato. Nanawagan din si Robredo at Pangilinan na labanan ng fake news, lalo na sa social media. Kinilala rin ni Robredo ang naging kontribusyon ng Batangas sa kanyang pagkapanalo sa 2016 vice presidential race. Pinakamaraming nakuhang boto noon sa Batangas si Robredo na mahigit kalahating milyon. Ang Batangas ay kasama sa Region 4A Calabarzon, ang rehiyon na may pinakamaraming botante sa bansa na nasa 9 na milyong registered voters. Sunod naman pupuntahan Ella ng Robredo Pangilinan Tandem ang Balayan at Lenny Kiko Volunteer Center sa Lipa City. Inaasahan ding pupunta ang Lenny Kiko Tandem sa Lipa City Hall mamayang hapon. Huli namang pupuntahan ng dalawang kandidato ang Tanawan City mamayang gabi para sa kanilang Batangas campaign leg. Bukas naman ay inaasahang maglilibot ang Robredo Pangilinan Tandem sa Karatig Probinsya ng Laguna. National candidates of Aksyon Demokratiko continue their campaign for the 2022 elections. As Isko Doc Willie Camp talks to the people, the aspirants emphasize their aim to improve the quality of life of Filipinos. Presidential aspirant Manila City Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso spent his childhood in poverty. And while serving the Manileños for over two decades now, the local chief executive explains he knows well the day-to-day struggles of several poor Filipinos. This is why he wanted to serve in a larger scope and have more power in implementing what he believes will provide a better quality of life to Filipinos, especially the poor. Itatawid natin ang mga kababayan natin sa gutom, sa hanap buhay, sa sakit, pabahay, pag-aaral. Wala kayong halos maririnig sa akin, kundi minimum basic needs. Dahil since time immemorial, yun ang lagi kong ginagampanan. Ang pataasin, ang antas ng pamumuhay, the quality of life. On the second day of the 90-day campaign period, the Aksyon Demokratiko pushed their provincial sorties in the province of Rizal. The camp was led by presidential aspirant Mayor Isko Moreno de Magoso, vice presidential bet Doc Willie Ong, and senatorial candidates Carl Balita, Samira Gutok, and Jopet Season. They held a town hall meeting with multi-sectoral groups in the municipality of Rodriguez, where participating Montalbeño have shown their support to the Isko Doc Willie tandem. Cardiologist Dr. Ong reiterated their plan to build 17 regional hospitals across the country, Cancer Center of the Philippines, and a hospital dedicated to pandemic patients. The party's motorcade proceeded to Marikina City, where Mayor de Magoso personally approached the residents and took selfie photos with them. Meanwhile, Isko appeals to the Commission on Elections to reconsider the no selfie rule in the in-person campaign activities. Umpisa ng campaign period, saka nila nilabas yung survey nila. Noong daw September sila nag-survey, plus 24 pa si VP Lenny. Tapos ngayong December, itong nakaraang buwan lang, nag-survey sila. Ibig sabihin, kainitan na ng kampanya, no? Kainitan na ng kampanya. Well, kainitan, unofficial na kampanya, ano?
Subsipin nyo, ang satisfaction rating ni Ma'am, plus one na lang. Napakababa. E kung bakit naman na... nilabas nila yun, itong kampanya, para bang sinasabi nila nung kandidato ng Pangulo si Madam, sumubsob ng ganyo. Masama din ang timing nitong kwan. Nakakahina din ang loob ko sa grupo ni Bibi Leni. Masakit din magsalita itong SWS na to. Tapos, ang masakit, mas masakit. Si Pangulong Duterte, very good. Taas, 60. Tito Sen, makiyak din. Mga. Tapos si kwan na, si Madam bumagsak. Kasi si Speaker bumagsak din. Hindi naman ganun kalaki, pero yung 24, plus 24 tapos naging plus 1, laki ng binagsak. Para may problema nga talaga yan. No? Yung pag-resign daw ni Tony sa Pinoy Big Brother, nabalitaan nga natin, di ba, nag-resign si Tony sa Pinoy Big Brother. So, ayun, nag-resign nga si Tony sa Pinoy Big Brother. Hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan kung bakit siya nag-resign. Pero, I think a lot of us are speculating na it's because of her alignment with the Marcoses, with ano, yung kay Bongbong, yung Bongbong proclamation, di ba? Our next president, ganyan. Tapos alam naman natin ang stance ng mga Lopezes sa mga Marcos, etc. Tapos, nag-resign siya. Ngayon, again, hindi pa malinaw kung nag-resign siya out of her, and out of delicadeza, ha? Or nag-resign siya na dahil na-pressure na siya ng management, ng mga co-workers, etc. Hindi natin alam yon. Ngayon, kung nag-resign siya out of delicadeza, dalawa yung possibilities, di ba? Nag-resign out of delicadeza or she was pressured to resign. Alin lang sa dalawa yon? Or she was pressured by ABS-CBN or ABS-CBN-related people to resign. Ngayon, If she resigned out of delicadeza, well, then I commend her for it. Good job. Tama yung ginawa niya na kung nag-resign siya out of delicadeza. Kasi alam niyo, nakakatawa, isa sa mga paboritong terms for the past 6 years, bias. Ano bias? Killing. Yung pag-killing mo to a certain side. A lot of, ano, mainstream people, may they be journalists or media, mga journalists or mga iba pang mga celebrities, mga artistas, ang sabi nila para silang ano, bastion of impartiality. Pero lokohan yun. Kasi nakikita mo naman, hilig nila mag-tweet, di rin sila makatiis. Tingnan mo lang yung mga tweet ni Cez Drillon, kumusta ka naman. May bias, may killing, di ba? Anti-Marcos, ganun lang yun. Huwag kayo magplastika. Nakita nyo ba, hindi nyo ba naririnig yung tweet, hindi nyo ba nababase sarili nyong tweet? Obvious naman eh, huwag na tayong maglokohan. At okay lang naman sa akin yun. Okay lang sa akin yun. I mean, ganoon talaga buhay. Lahat ng tao may ano. May totoo na meron namang political opinion. I get that and that's fine. Kaya lang, for you to have your own political opinion and in the same breath, eh, i-claim mo na impartial ka, eh, lokohin mo na lilolo mo, hindi magaganap yun, hindi nangyayari yun. So, sabi ko, I commend Tony for practicing delicadeza because she resigned sa PBB. Alam naman natin na kung ano yung stance ng mga Lopezes vis-a-vis the Marcoses. So, sana ka ako, yung mga ibang mga newscaster din, ibang mga celebrity na hindi naman celebrity, mga newscasters na lang or kahit ibang mga journalists na who claim to write impartial news pero may sarili din naman political leaning, eh mag-resign na rin kayo. Magdiglagadesa na rin kayo. Eh lamang pa sa inyo si Tony sa lagay na yan. Ngayon, ano, so maganda, good job, Tony, nag-resign ka. Ngayon, yun yung unang possibility if she voluntarily resigned. Okay? The other possibility nga kako, assuming that she did not voluntarily resign, the other possibility is yung ano, she was pressured to resign. Question, ano ba to? Case ba ito ng political discrimination?
Kasi natatawa ako dun sa, ano, isa sa mga nag-hound kay Tony na issue na yung cancel culture. And I find, ano, Sunstar Cebu pathetic. Sorry, guys, sorry sa mga, yung, ano, social media guys ng Sunstar Cebu. I find them pathetic kasi they attempted to define cancel culture. Sabi daw, ano daw, cancel culture is the practice of publicly rejecting something because it goes against one's political beliefs or morals. Ganyan daw. So, sobrang sanitized nung ano, meaning. No, that's not cancel culture. Ang cancel culture, basta hindi mo trip, i-cancel mo agad. Ang cancel culture is zero tolerance. That is cancel culture. Huwag niyo akong lukoy na dahil lang ano, may political at saka or moral beliefs kayo, tapos saka nyo ka-cancel, parang out of your sense of justice. No, hindi ganun ang cancel culture. Cancel culture is, magkamali lang ng isang tao, ikakancel mo na. Ganun po ang cancel culture. Huwag mo akong lukohin Sunstar Davao. Bale, Sunstar Cebu. Kasi ako, nagtrabaho ako sa Sunstar dati. Kaibigan ko marami dyan. Kahit ibang mga taga Sunstar Cebu, kaibigan ko yung mga yan. Pero wag tayong maglokohan dito. Pinag-uuto nyo naman kami. Huwag ganun. Ang cancel culture, yung nasaling ka lang ng konti, kakancela mo na. Zero tolerance, zero dialogue, zero discourse, cancel agad. Ganun ang cancel culture. So ngayon, assuming ka ako na she did not, na Tony did not resign voluntarily at she was pressured to resign, I think, why not lang naman? Why not chocolate? Why not choknat? Ano, kako, bakit hindi si Tony mag-ano, i-explore niya? Kung halimbawa, mayroon pa siyang active contract with the Lopezes, with ABS-CBN, if she was pressured to resign, o then sige, mag-resign ka, pero habulin mo yung ano, yung value ng rest of the contract. Diba? Kung halimbawa, guys, ano, mapagtanto niya na, ay, pinahirapan pala ako, kaya ako napilitan mag-resign, diniscriminate ako sa workplace, tapos walang ginawa ang management, kunwari, ganun. O, edi mag-ano ka na, mag-file ka na ng ano, mag-file ka na ng civil case. Habulin mo yung mga ano, habulin mo yung ABS-CBN. Sayang yung pera eh, di ba? Although, arguably, may kaya naman yung pamilya ni Tony, may kaya naman si Direk Paul Soriano. Actually, feeling ko, mas malaki pa nga yung kita ni Tony sa YouTube eh. Sa Tony Talks, mas malakas pa kita niya sa YouTube kaysa ron sa ano, kesa doon sa ABS-CBN. So, why not? Mag-file ka ng civil case for political discrimination, ano, on the grounds of political discrimination. Diba? Why not? So, kaka, huwag tayong maglokohan. Kaya nga sinasabi ko nung una, sabi nila, ah, si TP, okay lang ba na lumilito sa SMNI? Tapos, ang damit niya, BBM Sara. Eh, guys, ang pinagkaiba ko sa ano, hindi ako news writer. Political commentator ako. Pag political commentator, ang binubuga mo, opinion. You are opinionated. So, kung yung damit ko matches my opinion, that's called consistency. Guess nyo? In the same way, halimbawa, pag sinabi ko na, oh, si Pedro, ganyan, kay Juan, that's opinion. So, pag in-evaluate yun ng karaniwang tao, matitake into account yung aking bias, which is in favor of BBM and Inday. Kaya lang, pag news report ka, the general presumption there is dapat wala kang kiling.